I am ready. GMA Road Watch. Serbisyong totoo ng GMA News. Narito na po ang lagay ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila ngayong umaga. Katuwang po ang Waze. Silipin natin ang sitwasyon sa Elliptical Road sa Quezon City kung saan mabigat na po ang daloy ng trapiko. Makikita niyo po, nakupulang-pula ang halos lahat ng kalsada dito sa palibot ng Quezon City Memorial Circle. Ibig sabihin po niyan ay mabigat na po talaga ang daloy ng mga sasakyan, ang daloy ng trapiko dito po sa Quezon City Memorial Circle. No? Yung mismong Elliptical Road, 27 kilometers per hour po ang average speed po dyan. Ngayon, ito po nga makikita ninyo, ito po yung kalsada magmula dun sa Elliptical Road papunta sa Quezon Avenue, e nasa average speed po na 14 kilometers per hour po ang takbo o average speed ng mga sasakyan dyan sa lugar na yan. Kung dadako naman po tayo papuntang East Avenue, nasa 17 kilometers per hour po ang average speed ng mga sasakyan dyan sa lugar na yan. Ibig sabihin, mabigat din po ang daloy ng mga sasakyan. Ngayon, kung tutungo naman po tayo papuntang sa Kalayaan Avenue, nako, mas mabigat pa po ang daloy ng mga sasakyan dyan. Dahil magmula doon sa Elliptical Road, papunta sa Kalayaan, papasok po dyan sa Kalayaan Road na yan, ay nasa 6 kilometers per hour lamang ang average speed ng mga sasakyan dyan sa lugar na yan. Kaya napakabigat po ng daloy ng mga sasakyan. Ngayon, doon sa other lane naman po, papunta o proceeding to the Elliptical Road, eh mas magaan dahil orange po yung lane at nasa 19 kilometers per hour yung average speed dyan. Pero pagdating nyo naman din po sa Elliptical Road, eh mabigat din po ang daloy ng mga sasakyan. Kaya hanggat maaari po, kung meron naman kayong mga alternatibong mga ruta na maaaring madaanan, eh yun na lamang po muna ang gamitin natin dahil sa bigat po ng daloy ng trapiko dito po sa Elliptical Road. Gamit naman po ang MMBA traffic camera, kumustahin din natin ang lagay ng trapiko sa bahagi ng Katipunan Avenue. Yung sa kanang bahagi po, makikita nyo ay papuntang Pasig at Taguig, habang yung sa kaliwa naman po, yung papuntang Tandang Sora, sa mga oras po na ito ay moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa oras na ito dyan sa magkabilang lanes. Ito po ang latest mula sa GMA Road Watch. Magplano para sigurado, I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.